Nagawa na naman po tayo ng sewing tutorial video natin dito sa YouTube channel. Ang pinamagatang, hindi ko din po alam. Basta nakita nyo na po yun sa ating title. Pag-iisipan ko pa po. So before we start, please, sa mga bago pa po sa aking YouTube channel, please do subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para po maging updated po tayo sa ating future vlogs. So, let's begin! Walang sleeve, isunod natin pag-tri-tripan. Kunin ng gunting, ikat ang neckline upang sa ganun wala ng collar. Malamang neckline yun, di wala ng collar. Isunod naman po natin ang ating sleeve upang wala ng sagabal sa ating paggalaw. Sunod po nating linyahan, pero ako'y nakapagtanto na may linya na pala. Bakit hindi ko palang ikat ng diretso? Hindi pa. So, nagpapagod lang pala. Bakit kailangan pa kasi mag-effort kung wala namang dapat pagpaguran? Hindi pa. So, next natin, alisin ang butones. Alisin ang butones at tignan ang gitna neto at magkaroon po ng center vintage. So, next po natin kunin ang ating mga kakailanganin at mag-bobbin thread din po tayo. So, next, magtahi po tayo ng 1/8 inch para po hindi po pangit tignan pag tinahin na po natin ang lagayan po ng ating garters. Yes, Sheila! Tuloy-tuloy mo pa ang pagtatahibo mo. Huwag kang susuko sa mga bagay na ginagawa mo sa buhay mo. So, next, lagay na po natin ang ating 1/2. Tahiin po natin ng 1/2 yung ating tela at para may mailagay po tayong garter. Ganun naman po, diba? Kailangan po ng espasyo para may mailagay tayo para sa mga dapat ilagay. So, tuloy-tuloy lang natin. O, dahan-dahan ka dyan. Huwag kang mabilis. Baka masira. Kunin mo na naman ang garter. Sumukat ka ng dapat sukat. Huwag mo kasing sasobrahan. Huwag mo din kukulangan. Baka kasi masasaktan ka. So, next natin, ilagay na natin ang ating pardible o kaya safety pin sa ating garter upang mas maayos po nating mailagay sa ating ilalagyan na para sa tube natin sa ating off shoulder. So, next po natin ay ang... Sige, Sheila. Lusot mo lang yan. Para mas maayos tignan. Oh, iniisip mo na naman. Sige po. So, ayan. Malapit na po tayong matapos sa ating paglalagay ng garter. So, wag lang po natin hayaan maalis yung nasa isang side po ng garter. So, sa susunod po na ito ay kailangan po nating iset yung ating makina para sa ating napaka matibay na relasyon. Ay, este matibay na pagtatahe. So, itahi po natin at pagtugtungin ang thread po para hindi na po sila maghiwalay. Ouch! Hindi na pa pala sila maghiwalay. So, yun. Palitan natin yung bobbin thread ng bobbin garter. Bobbin garter thread. So, ayun. Garter thread din yan. So, tingnan po natin yung pinaka nasa baba. At lagyan po natin siguro mga nasa 3 inches po ang itataas na ito. Depende na lang po kung ano yung gusto nyo pong sukat para po sa ating paglalagyan ng garter. So, yun dahil sa may linyang aking long sleeve or sa tela, akin na lang pong dederechuhin ang linya. Ganun naman po, diba? Kapag may derechong linya, kailangan mo sundan. So, hindi ako mahugot. So, yun. Sige. So, yun. Hindi ko na inalis yung ating slit para po mas maayos tignan. So, diretso lang po sa pagtatahi. At tignan po natin yung linya kung ito po ay nasusunod pa. Kasi baka po magkamali tayo. Iba na po yung linya ating tinatahak. Oh, daw. Ang corny mo, girl. Sige, susunod na po natin yung pangalawa para wala na pong ibang usapan. So, ayun. Ganun lang po yung proseso. Ang aking nilagay po sa aking off-shoulder ay the tatlo po. So, next, ang sleeve. Ito na po yung tinanggal natin kanina. Huwag niyo pong sisirain kung gagamitin niyo din. So, next, lagyan po natin yung ating sleeve ng 1/8 inch na tatahian. Kung wala po tayong edging machine. Wala akong edging machine.
So, ayun nga, diretso lang po ang 1/8 inch na ating pagtatahe. O, dahan-dahan. So, yun, tingin-nigil ko na. Sunod ko naman po yung 1/2 inch para po sa paglalagyan ng garter ulit. So, yung garter na naman, then nakapag-cut na ako, sukatin ng maayos upang walang maging sagabal. So, next, eto, lagay na naman po natin. Sige, lagay, Sheila. Madali lang po yan. Lalo na kapag may safety pin. Laging maingat. So, ayun. O, sige, smile ka, Sheng. Smile ka. O, dumating yung pamangkin mo. Hi, Jason. So, ayun, next. Tagal mo naman po. O, yan. O, ano? Asan ka na? O, next. Isarado na natin para wala nang bubukas. So, next natin. Lagyan na naman po natin ng garterized thread sa baba upang magiging magkaroon po ng wrinkle. Ano yan? Face girl. So, ayun. So, ang nilagay ko dyan is bali. Dalawa. Kung hindi ako nagkakamali. Ah, dalawa. So, dalawa nga. Dalawa nga. Pero hindi ibig sabihin ng dalawa na lahat. Lagi. Kailangan isa lang. Charo, dali. Humuhugot ka, girl. Ang corny-corny mo. So, next. Diba, pagdikitin natin yung sleeve and blouse tube lang po yun. So, ayun, para po magkaroon po tayo ng ating ribbon, ay kumuha po tayo ng 1/2 pag tinahe. 1 inch po yun. So, ayun, sige, Sheng. Padaan mo sa makina at baliktarin mo yan mamaya. Hindi para manakit, kundi para mas maayos yung isang bagay. So, ayun, charan, yan na po. Diyan na po nagtatapos ang ating tutorial vlog sa araw po na ito. Kung sino man po yung gusto magpa-shoutout at kung sino man po yung may mga request sa ating next vlog, please let me know sa ating comment section. Huwag po kayo mahihiya and please don't forget to subscribe our YouTube channel and please click the notification bell. Kung nagustuhan niyo po ang ating tutorial, please do like. Thank you so much. Thank you for watching.